Hi guys! Welcome back to my channel at eto na naman ang tiyang nyo para pagluto kayo at this time gagawa tayo ng isang napakasarap na snack or merienda at ito ang churros. Kung bago kayo sa channel ko at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe para maging updated ka at click the red button, the bell button para ma-notify ka every time I uploaded a new video. So tara na mga momshi, mga best, mag-start na tayo! So, ang mga kakailangan din natin is all-purpose flour, tatlong itlog, half cup of butter, 1 tablespoon of sugar, half a teaspoon of salt, 1 cup water, at cooking oil for frying. So, mag-start na tayo from, imi-melt natin yung ating half cup ng butter or yung kalahating sukat ng ating butter sa ating 1 cup of water. Yan, medium heat lang mga momshi. Tapos, habang tinutunaw natin yung butter sa tubig, nilalagay natin yung ating 1 tablespoon of sugar at half a teaspoon of salt. So, ayan, tunaw na yung ating butter in medium heat. Ayan, so, now na nag-melt na siya, pwede na natin i-add yung ating flour gradually or dahan-dahan lang para hindi siya mabigla at hindi mamuo. So, habang nilalagay natin yung ating flour, kailangan natin siyang haluin. Ayan. At so, nakikita ninyo na ayan na, nagme-melt na yung ating flour at nag-i-incorporate na yung kanyang mga sangkap. Ayan. So, kailangan lang natin siyang haluin hanggang sa makuha natin yung gusto nating consistency. Kailangan maging very, very thick siya at kailangan luto din yung ating flour. So, ayan mga momshi, luto na yung ating flour. Thick na siya. At sa tingin ko, pwede na natin siyang iset aside para malagay na natin siya sa ating bowl. Ayan. So, ilagay natin siya sa bowl. Make sure na malinis yung ating bowl at saka dry. So, habang ginagawa natin yung ating egg, nagpapainit na tayo ng mantika. So, dyan yung ating tatlong itlog, ihalo natin siya dun sa ating mixture, yung sa flour natin na niluto. Ayan. 3 whole eggs po yan. Ayan. And then, pinakita ko lang na aside from pwede kayong gumamit ng rubberized na spatula, pwede rin kayong gumamit ng wire whisk, or pwede rin kayong gumamit ng mixer. So, ayan na, ready na siya. Isasalin natin siya sa ating piping bag. At kailangan din natin dito ng piping tip. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung paggamit ng piping bag. So, first, ayan muna yung ating piping bag at saka piping tip. So, kung meron kayong mas malaki pang piping tip, mas maganda. Yan, ikakat lang natin yung dulo ng ating piping bag para ma-insert natin yung ating piping tip. Ayan. Okay? Then, ifo-fold natin yung ating piping bag para mailagay natin yung ating mixture. Gusto nyo ilagay lahat, okay lang. Or kung gusto nyo naman ng half-half, pwede lang din. Ayan. So, kailangan mo lang siyang iksara. At make sure na lalabas. I-testing mo siya, pindutin mo siya. Tignan mo kung okay ba, lumalabas ba. And then, ang pag-fry. Ang pag-piprito, ayan. So, habang mainit yung mantika, make sure na mainit pero wag sobra kasi baka may tendency yung paglagay nyo is brown agad. So, kailangan dahan-dahan lang din yung pagluluto para hanggang loob luto. So, ayan. Kailangan antayin nyo siyang maging golden brown. And once na equal na yung kanyang kulay, at yung texture niya is hindi naman matigas, solid lang siya. Yung alam mo yung talagang luto na siya, pwede mo na siyang kunin. At yan, so kung nakikita niyo mga momshi, gumagawa kami ng ibang size. So, depende sa'yo kung anong klaseng churros ang gusto mo. Pwede pabilog, pwede heart shape, depende. Ayan. Then, ikakat natin yan. So, ito naman, nagdo-double cooking tayo ng ating chocolate. Ang ginamit namin is chocolate bar na minel. So, ayan na, mga momshi, ang ating churros with chocolate dip. Ayan. So, sana nagustuhan nyo itong video na to at sana may naitulong ako sa inyo. At kung gusto nyong gayahin or gawin itong churros na to, please tag me para naman makita ko. That's all for today. Hope you enjoyed this video. Thank you all for watching. Have a good day. God bless.